Nakipagpulong si KCK kay Hidi Amin Agawa at pareho silang may tensyon na sandali kung saan nagdududa sila sa kakayahan ng isa't isa. Hiniling ni Min Agawa kay KCK na manggan-guna upang makita kung maaari niya itong iwaksi sa kanyang sprint, pagkatapos ay sinabi ni KCK kay Kenta na ang laban ng ito ay may espesyal na kahulugan sa kanya at mananalo siya anuman ang mangyari. Sa Esso Gas Station, pinag-iisipan ng speedstar si Takumi at ang kanyang laban. Sinabi sa kanila ni Kenji na hindi lang si Takumi, kundi si KCK din ang makakalaban sa isang pro racer. Sa pagsisimula ng labanan, ang paghabol ni Min Agawa sa FD ay naiirita, at gusto niya ng kumpletong tagumpay laban kay KCK. Kumpiyansa siya na sa kanyang mga kasanayan sa pamamahala ng gulong, makakasabay niya si KCK sa kanyang sprint kahit na sa kanyang mabigat na RWD na kotse, ang JZA80 Supra. Samantala, sinabi ni Fumihiro kay Ryosuke ang oras kung kailan pinili niya si Takumi para sa pakikipaglaban kay Tomoyuki sa halip na kay KCK. Sinabi niya sa kanyang paliwanag sa pagpili kay Takumi na si Takumi ay likas na henyo sa mga mountain pass, kaya pinili niya siya para sa pakikipaglaban sa isang propesyonal na magkakarera. Ngunit ngayon pinili niya si KCK, na mas kilala para sa kanyang pagbagay ng mga kasanayan sa pro racing sa mga lansangan laban sa isa pang pro. Sa isang lugar sa harapan, pinag-uusapan nina AG at Go ang tungkol sa pag-akyat sa Burol. Sinabi ni Go na habang si Min Agawa ay isang mapagmataas na tao na nag-iisip na hindi siya matatalo sa isang baguhan, si KCK ay mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Dahil sa kanyang accelerator, hindi siya natalo, at sinusuportahan siya ng mga diskarte ni Ryosuke, kaya hinuhulaan niya na hindi ito magiging madaling panalo para kay Min Agawa. Ipinaliwanag ni Ryosuke kay Fumihiro na habang si Min Agawa ay hindi magpapakita ng anumang kahinaan at napakahusay salamat sa kanyang pagiging isang propesyonal na magkakarera, siya ay may kumpiyansa kay KCK habang siya ay lumaki. Isang flashback sequence ang nagpapakita sa kanya at ni KCK ilang buwan na ang nakalipas, kung saan binibigyan niya si KCK ng assignment na gawin ang 5 run araw-araw sa kurso sa partikular na oras na ibinigay sa data. Ang layunin ay pahusayin ang pamamahala ng gulong ni KCK upang labanan ang mga kalaban sa hinaharap na may mga AWD na sasakyan. Nang tanungin ni KCK kung bakit ang mga ibinigay na timing ay mas mababa kaysa sa pinakamahusay na mga tala ng oras ng Akagi, sinabi niya na ang layunin ay hindi maging mas mabagal o mas mabilis kaysa sa mga ibinigay na timing, at tiyak na magkakamali siya kung sa palagay niya ito ay magiging madali. Pagkatapos ng flashback, tinanong ni Fumihiro kung ano ang kahulugan sa likod ng pagsasanay na iyon. Sinabi ni Ryosuke ang katulad na pagsasanay kung paano niya sinanay ang kanyang sarili noong bata pa siya ngunit ang binagong bersyon. Ang simpleng paglalagay ng gas sa sahig ay hindi gagana dahil mas nakaka-stress lang ito sa kotse. Kailangang sanayin ng isa ang isang panloob na orasan upang isara ang mga timing kapag nasa isang karera. Posible lamang ito dahil sa matagal na pagsasanay, sinabi niya na si KCK ay ang uri ng tao na makumpleto ang kanyang layunin sa sandaling itakda niya ang kanyang isip dito, at dahil dito, alam niya kung ano ang nagiging sanhi ng kanyang mga timing upang maging mas mabagal o mas mabilis, at maging ang mga side effect na dulot ng pagsasanay, na ang bilis. Ikinukumpara ito ni Ryosuke sa unang labanan ni KCK sa Kanagawa at kung paano niya pinamahalaan ang kanyang mga gulong para sa acceleration na kailangan niya para sa sprint na pagtanto ngayon ni Fumihiro na si KCK ay gagawa na ngayon ng isang ulo sa sprint na labanan sa isang pro racer. Habang ang labanan ay umabot sa unang kalahati ng kurso nito, napagtanto ni Min Agawa ang diskarte ni KCK na kontrolin ang throttle ng iba-iba sa bawat paglabas upang mahuli siya. At sinabing mas mahusay siya kaysa sa inaasahan niya. Ibinigay ni Takumi ang kanyang mga opinyon kay Matsumoto na habang nahihirapan siya sa kanyang sprint at na pressure, hindi ganoon si KCK. May dangerous aura siya at natutuwa siyang kakampi si KCK dahil magiging mahigpit talaga ang pagtalo kay KCK. Habang papalabas sina KCK at Min Agawa sa isang partikular na sulok, biglang nagpreno si KCK, na ikinagulat ni Min Agawa. Naramdaman ni Ryosuke na nagsimula na ang tunay na labanan at sinabi niya kung wala ang dalawang henyong driver na ito, hindi makukumpleto ang Project D. Habang mahigpit na nakikipaglaban sina KCK at Min Agawa sa paakyat, nagkokomento si AG Kubo sa kung paanong ang Supra ay ibang sports car kumpara sa FD, dahil nagiging mas mabigat ito sa pagiging Grand Tourer. Isinasaad ni Go na hindi magiging magandang laban ang Supra laban sa FD, lalo na kung pareho ang dami ng kasanayan ng mga driver. Sa oras na iyon, sinusubaybayan ng ilang miyembro ng Sidewinder ang mga oras ng paglipas ng dalawang sasakyan,
Natanggap ni AG ang mga update sa kanyang telepono at ibinahagi ito kay Go. Sinabi niya na ang bilis ng labanan ay tumaas at ang kondisyon ng gulong ay magdedetermina ng resulta ng kanyang labanan. Habang nararamdaman ni KSK ang pressure, si Min Agawa ang nakaharap sa blunt nito dahil hindi niya inaasahan na tataas ng ganito kalaki ang takbo nito. Samantala, napagtanto ni KSK na si Min Agawa ay talagang dahan-daang nakakakuha sa kanya at nararamdaman ang pressure na namumuo dahil sa kanyang presensya. Pagkatapos ay sinabi niya na ang mga pro racing driver ay nakakatakot. Umaasa si Ryosuke na mananatiling kalmado si KSK dahil madaling makagulo sa pagmamaneho ang mga emosyon. Habang ang parehong mga driver ay tumatakbo patungo sa layunin, si Min Agawa ay patuloy na nagdaragdag ng higit na presyon sa likod ni KSK. Hindi nagtagal ay nawala ng singaw si Min Agawa at bahagyang bumunggo sa likod ni KSK, na nagpapahiwatig ng kanyang pagkatalo habang siya ay bumagal, habang sinasabi kung paano nawala ang lahat ng kanyang pagkakahawak sa gulong upang pumunta sa pangalawang round. Nabanggit ni AG na ang magaan na katawan ng FDE ay nagresulta sa mas kaunting gulong para kay KSK. Pagkatapos ng labanan, sinabi ni KSK kay Ryosuke kung paano siya halos mawala ng kalamangan malapit sa goal sa kabila ng pagpapanatili ng kanyang bilis, at nagtataka kung paano nagawang makipagsabayan ni Min Agawa sa kanya ng napakatagal sa kabila ng mas mabigat na pagkasuot ng gulong. Sinabi lang ni Ryosuke na ito ay dahil sa kadalubhasaan ni Min Agawa sa profesional na karera ng karera, at malamang na may kinalaman nito sa kanyang espiritu kaysa sa kanyang mga kasanayan. Pagkatapos nito ay bumalik ang Project D sa Gunma. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself.